Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na din ang notification bell para palagi kayo man-notify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. Number 1 is APVI. So sa part na to, okay, very hype kasi ito eh, no? Pump and dump ang nangyari. We have here strong pump. Then afterwards, ayan. So, sell off. Okay, so grabing sell off to guys. And kung papansinin natin ngayon, so siya ay sideways na, no? At nagkakaroon siya ng ascending triangle pattern. So, if ever man na siya ay mag-breakout dito, ayan sa ating resistance, so ang target price natin is around 31 pesos. Or 32, sabihin na natin 32 pesos. And if ever man guys na siya ay ma-reject ulit dyan, possible maging ano to, reversal pattern, ano? Pero more likely kasi pag ascending triangle pattern, so this one is continuation pattern. Ayan, so tignan natin kung siya ay magpe-play out. Ayan sa part na to. Ayan, so bakit 5-minute chart? And kasi kung papansinin natin sa 5-minute chart, maraming candle. Okay, pwede tayong mag-analyze. Unlike dun sa higher time frame, so kukunti pa lang yung candle. And based dito, kung titingnan natin, so si RSI is sideways, flat siya, no? Ay, mahirap tong i-analyze pagka ganyan, flat. And for MACD, so we have a strong spike here. Okay, MACD line, ano? Strong spike. Okay. And take note guys, yung ating histogram is pababa. Ayan, no? Okay, pababa. So this one, kung kayo ay papasok, it's up to you. Ayan, kasi pera mo naman yan, ano? Sa part na to, very risky kung kayo ay papasok. Sana kung play money lang yung ating ibibid, no? At ibibili. So what if guys, kung kayo ay bumili, tapos hindi nag-materialize yung expected output nyo? So syempre, lugi. Sa part na to, kung papansinin natin yung OBB, flat guys. If ever man na siya ay mag-retest dito, okay, possible mag-retest eh. So we have here first, second, third, tapos possible dito. Fourth, no? Okay, so tignan natin kung siya ay magkakaroon ng retest dito. So if ever man na siya ay hindi magkaroon ng retest, so syempre, possible magkaroon tayo ng double bottom pattern. Isa part na to sa kanyang volume. So ito yung first, tapos possible dito. Ayan. Tignan natin kung ano yung magpe-play out, ano? Kasi kung papansinin natin, yung kanya OBB is flat. Next natin is dito. Ayan, sa part na to, we have here hanging man. May pagka-hanging man guys, sign of weakness yan, no? Trend reversal na. And sa part na to, kung titignan natin, ay around here, meron tayo dito nakitang hanging man. So sa part na to, nag-consolidate siya. And here sa part na to, okay, around here, we have lower high, no? Ayan, so ito yung first, tapos ito yung second. So tignan natin kung siya ay mag-hold sa ating sinasabing matigas na support, 3.4 pesos. Ayan sa part na to. Tapos meron nga tayong confluence with the 200-day moving average. Ayan, no? So if ever man guys na si dito ay magkakaroon ng breakout, dapat mabasag nyo tong resistance dito, no? Around 3.9 pesos. Okay, around here. Tapos ang next target na natin dito is 4.2 pesos. So tinitignan natin, ano? Both bearish and bullish scenario. And sa part na to kay RSI, kung titignan natin, series of head and shoulder pattern. So ito yung first, second, and third. Ayan, so based dito sa kanya fractals, so we have here sell off, and sa part na to, what do you think guys? Since siya ay overbought na, no? So what do you think? Ayan sa part na to. Di natin sinasabi na siya ay magkakaroon na sell off, no? Pero more likely guys, mag sell off na yan. So bakit? Dahil siya ay nasa overbought region na. Ayan, pagka nasa overbought region na hype na siya, no? Yung isang stock na yun. Okay, sa part na to, ayan, meron din tayong confluence with the trend line. So, ito yung first, second, third, tapos yung fourth dito.
Ayan, so very evident naman, ano? If ever man, guys, na siya ay magkaroon pa ng price rally upside, eh, bonus na lang yun. Based dito sa kanyang RSI, so overbought na to, and more likely magkaroon na tayo ng consolidation. Then for MACD, ayan, series of lower highs dito, no? Ayan sa ating histogram, sign of weakness. And kung titignan natin, guys, yung OBV niya, mahina pa rin yung volume, ano? Ayan, so based dito, we have here sell-off. Tapos may nagba-buyback ngayon. So tignan natin kung masusustain yun, ano? So let's see. Next natin is MM. So we have here the 5-minute chart. And kung papansinin natin, ayan sa part na to, death cross. Nag-crossover na yung ating 50-day, 100-day, sa 200-day moving average. So sa part na to, sign of trend reversal na kay MM. At kung babalikan natin yung ating chart, series of gap up to. So ito yung first gap up, second gap up dito. So this one is napaka-risky din, ano? Like APVI. So kung kayo ay papasok dito kay MM, so make sure na handa kayong malugi. If ever man na siya ay bubuhusan. So di natin sinasabi na magpe-play out ngayon, ano? So this is for market insight lang naman, yung mga videos natin. Ayan, so pwede nyong gawing reference. And sa part na to, ayan, so still nag-ano siya rito, no? Nagpa-fluctuate siya rito. Ayan sa ating support around here. So we have a cyclical dito, no? So pump, dump, pump, dump, pump. And kung hindi mag-hold to, guys, ayan, so possible magkaroon na nga tayo ng sell-off talaga rito. And pwede din naman siya ay mag-retest, ano? Ayan, kasi meron naman tayong trend line dito, eh. At kung buburahin natin yung isang trend line, ayan, so we have here first, second, third, and possible dito fourth. For 3 tests, ano? If ever man na siya ay ipupush upside. And sa RSI, kung papansinin natin, meron tayong trend line dito. So very definite, ito yung first, second, and third sa part na to. Ayan, so tignan natin, ano, kung siya ay magkakaroon ng retest dito. Then meron tayong trend line. First, second, third, and fourth. Ayan. So kung hindi mag-hold dito sa support, so possible sell-off. For MACD, so we have here series of lower highs. Ayan, pababa, guys, ano? Very obvious. And si MACD line, guys, is nagko-converge na with the signal line. Then sa ating OBV, ayan, so meron din tayong trend line. So ito yung first, second, third. Since siya ay nasa support na, so ito yung first, second, third, tapos fourth, tapos fifth. Ayan, possible nga na magkaroon tayo ng bounce. Or kung hindi siya mag-hold dyan sa may support, so this is a strong sell-off. Ayan, sa part na to dito, guys. Ayan, na-support siya, no? Diba? So, tignan natin kay MM. Next natin is TEC. At kung titignan natin, ayan, siya ay nag-open dito, no? Ayan, below the 200-day moving average. But nag-close above the 200-day moving average. So, sa part na to, nag-bounce siya rito. Ayan. Okay, around here. Sa 7.3 pesos. So, we have first, second, and fourth. So, ang play out natin dito, dapat makapanik siya rito, no? Sa 8 pesos. If ever man, guys, na hindi siya makakapanik dyan, possible magkaroon pa tayo ng isa pang sell-off around here. 6.8 pesos. Bakit? Bakit nga ba? Kasi meron tayong gap up dito, no? So, ito yung first, tapos ito yung second. If ever lang, guys, ano? Hindi natin sinasabing magse-sell-off yan. If ever lang na hindi siya makapanik dito sa ating resistance, so, syempre, magko-consolidate siyang pababa. So, tignan natin kung siya ay makakapanik ba or magkakaroon pa ng sell-off. Ayan, sa part na to. And sa part na to kay RSI, so, we have a trend line here. Pretty obvious, ano? Ito yung first, second, third, and possible dito yung fourth. And sa part na to, ayan, meron tayong trend line dito, no? Minor trend line. So, ito yung first, second, and third. So, hindi nag-hold. Tapos ngayon, siya ay nagre-retest dito. At kung di siya makapanik, so, syempre, expect na natin na dito ang punta niyan. Around here. Okay? So, this is a retest lang naman, ano?
So we have here breakdown, tas retest sa kanya previous trend line. So tignan natin kung makakapanik ulit dun. If ever man na hindi, ayan, so dito na iabangan natin. Dito guys sa point na to, ano. And sa MACD, so we have here a crossover, bearish, ano. Tapos series of lower low sa histogram. Then kay OBV, hindi siya guys nag-hold sa ating trend line. So ito yung first, second, and dapat ito yung third. Ayan, so yun nga lang, hindi nag-hold. Tapos ngayon siya ay nagre-retest dito. Ayan, sa trend line natin. If ever na di makapanik, ayan, so very obvious. Sell off ulit yan. So this one is very dry yung kanyang volume. Since noong 2020, noong January to. Ayan, no. Series of lower highs and lower lows. Next one natin is IDC. And kung titignan natin, nag-hold siya rito sa 50-day moving average, ano? Ayan, so very evident, nag-hold siya. So what if kung hindi mag-hold? Syempre, meron tayong trend line. So ito yung first, second, third, and fourth. Ayan. Okay, take note guys, no? Pagka hindi nag-hold, so ang support na natin, andito sa trend line. And sa kanyang RSI, ayan, so meron din tayong trend line, ano? So ito yung first, second, third, and possible dito, fourth. Ayan, so possible pa itong mag-sell off pa na isa, ano? Sell off para magkaroon ng ano dito, ng bounce, upside. Ayan, so tignan natin kung magpe-play out. Then for this one, kay MACD, so sign of weakness to, ano? Series of lower highs, ayan sa histogram. Tapos si MACD line is nagko-converge with the signal line. Then for OBV, ayan, so binuhusan na nga siya, ano, since June 25 guys, ayan sa part na to. Okay, we have here sell-off. So titignan natin kung siya ay makakapanik pa, if ever man na talagang bullish to, ano. Ayan, dapat kasi magkaroon siya ng higher high. So what if kung hindi? Ayan, so possible, babalik dito yan. Ayan, so may support natin. We have here first, a second, and possible dito, third. Okay. Ayan, ganyan. Pwede play out. Next natin is MAC. So, sa part na to, nag-hold ulit dito, no? Sa 6.2 pesos. Ayan, so we have here a triple bottom pattern, ano? So, ito yung first, second, and third. So, let's see kung mag-hold dyan. If ever man guys na hindi mag-hold, so ang support na natin is 5.5. Okay, around here. Tapos meron tayong confluence with the 50-day moving average na malapit doon. Ayan, kaya pwede nating sabihin na malapit dito sa 5.5 yung ating support, no? Okay, MAC. Ayan, so yung ating inverted and shoulder pattern, ayan, so valid pa naman siya right now. Then for this one, ayan sa RSI natin, meron tayong trend line dito. Possible trend line guys, ano? So ito yung first, second, tapos dito. And kung papansinin natin, series of lower highs, ayan, and lower lows. So meaning bearish, no? Lower lows and lower highs. Pagka higher highs and higher lows, yun guys ang bullish. Okay, bearish, ano? Crossover to, tapos sa histogram is lower low. And per OBB, lower highs, tapos lower lows. So this one sa kanyang volume, si MAC is bearish. Ayan o, lower highs, tapos lower lows. So MY, next. Okay, sa part na to, nag-hold siya rito sa 7 pesos, malapit dun guys. So for this one, kung di siya mag-hold dito, ang next support na natin is dito. 6.45 pesos around sa ating 50-day moving average, no? And kung papansinin natin, mas matigas guys kung siya ay mauuntog dito sa 6 pesos. Ayan, sa part na to. So, si inverse head and shoulder pattern kay MY is valid pa naman right now. Kaya pwede nating sabihin na this one is bullish reversal. And sa RSI natin, ayan, pare-pareha sila, no? So, ito yung first, second, tapos ayan, sa part na to, sell off. So, we have here sell off, buy back, tapos sell off. Ayan, oh. Sell off, buy back, tapos sell off. Diba? Ayan, pwede yan guys. Possible.
Then for MACD, this is not looking good, guys. And sa possible bearish crossover to. And sa ating OBV, we have here a bearish pattern, ano? Triple top. So we have here first, and first, second, tapos ito yung third. Triple top pattern, meaning nun, trend reversal. Next natin is HLCM. So we have here double bottom pattern. So ito yung first, tapos second, ito, no? If ever, guys, na siya ID mag-hold, ang next support na natin is 5.75 pesos. Okay, sa part na to. And kung siya ay magkakaroon ng bounce play, dapat tayong makakita ng bullish candle dito. No? Ayan, so dapat makakita muna tayo ng reversal pattern bago siya magkaroon ng bounce play. And sa ating RSI, so meron tayong trend line. Ayan, kung papansinin niyo, mahilig tayo sa trend line, ano? So yun kasi yung favorite ko, yung mga trend line. Ayan, so ito yung first, second, and possible dito, third. No? And sa part na to, ayan, possible siya magkaroon ng bounce for retest. So ito yung first, second, third, and here support. Okay, pang port to, guys. Ayan. So this is unknown. Di natin alam kung magre-retas dito or siya ay bubuhusan. And for MACD, so choppy to, no? Choppy, parang sa ano lang, cellphone, choppy. Eka, choppy, di kita maintindihan. And sa part na to, guys, very bad. Bakit? And kung papansinin nyo, di na nag-hold dito. Ayan, no? Sa ating support. So, ito yung first. Tapos, second dapat dito, eh. No? Double bottom pattern. So, di nag-play out. Nagkaroon pa ng lower low. Sa part na to, kung titingnan natin yung volume niya, very dry. No, nakakatakot dito, guys. Kay HLCM. Series of lower lows and lower highs. Next natin is CHP. Yan, sa part na to, nag-post ako dun sa may Investagram, eh, no? Na possible magkaroon nga to ng bounce. Pero ano nangyari, guys? Hindi siya nagkaroon ng bounce. So we have here first, second, and third. Okay, sa part na to, siya ay binuhusan. And yung support na natin dito is around here. Sa 0.92 pesos. Pero parang meron siya ditong support, no? Okay, around here. Sa 1 peso. Ayan. So, tignan natin kung mag-hold dito at possible magkaroon ng bounce. So, if not, so, syempre, ang next support na natin is around 0.9 pesos or peso. So, for this one, much better kung mag-oversold siya rito. Ayan, no? So, we have here sell-off, bounce, sell-off, bounce possible, ano? Kasi nasa support. Then sell off. And kay MACD, so we have here series of lower lows, ayan sa histogram. And si MACD line is nagda-diverge with the signal line. So meaning bearish. For now, si CHP, ano? And sa part na to, yan kay OBV, so hindi na siya nag-hold sa ating trend line. So ito yung first, second, third, fourth, and sa pang pip, X. No? Di na siya nag-hold. Ayan, so tignan na lang natin kung ano yung mangyayari kay CHP. Kung magkakaroon pa ba to ng bottom, ano? Ayan, kasi ito yung previous bottom niya. 0.9, malapit dito, guys. Ayan, so possible, double bottom pattern na malaki to. Diba? Ayan, so ito yung first. Ayan. Tapos second. Ayan, so tignan natin kung magpe-play out to kay CHP. Ayan, possible double bottom pattern. Yun lang siguro for this video. Happy watching. Bye-bye.